Mapagpalang araw, mga kamag-aral. Gayun din sa aming napakabuti at napakasipag na profesor, Ginoong Roger C. Villegas. Sa araw na ito, aming iuulat ang sitwasyon ng wika sa panahon ng mga Kastila. Ako si Binibining Jimenez at kasama ko sa aking ulat ay si Ginoong Ram Sadang. Simulan na natin ang pagkatuto. Ang wikang pinaunlad ng mga Praile. Panahon ng Kastila. Sinasakop ng panahong ito ang taong 1565 nang magtatag ng pamayanan sa Pilipinas si Adelantado Miguel Lopez de Legazpi hanggang 10 Disyembre 1898 nang ipagbili ng gobyernong Kastila ang Pilipinas sa gobyernong Amerikano sa pamamagitan ng Treaty of Paris na nilagdaan ng dalawang bansa. Ang wikang pinaunlad ng mga Praile, ang pananakop sa pamamagitan ng paghihiwalay-hiwalay o paghihiwa-hiwalay at pagbubukod-bukod sa mga Pilipino ay isinakatuparan ng mga Praile sa pamamagitan ng pag-aaral nila ng mga wikang katutubo sa halip na ituro ang wikang Kastila. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa nila sa pamamagitan ng pagsulat ng mga gramatik at diksyonaryo ng mga wikang katutubo. Noon pa mang dekada 1580 ay may naisulat ng bokabularyo sa wikang Cebuano. Marahil ang karangalan ng unang pagkasulat ng tungkol sa wikang Tagalog ay utang sa Praile si Agustin Albuquerque na dumating sa Maynila buwat sa Mexico na malagi siya ng 3 taon sa Balayan at sa iba pang lugar sa Batangas. Ipinaliwanag ni Pelan 1855 kung bakit wikang katutubo ang ginamit ng mga Kastila. Ayon sa kanya, ang karanasan ng mga Kastila sa lupalop ng Amerika ang nagturo sa kanila upang madaling tanggapin ng mga katutubo ang kanilang relihiyon na gagamitin sa sarili nilang wika. Ipinagpatuloy ng mga Praile ang pag-aaral ng wika sa Pilipinas at isinagawa nila ang pagsulat ng mga materyales para sa wikang natutunan o natutuhan nila. Maaring hanguin ito sa isang akda. Narito ang mga dahilan ng mga Praile. Una, gusto ng mga Praile na manatili sa kanila ang pamahalaan. Ang mga Praile ang mga inspektor at supervisor ng mga paaralan sapagkat sila ang nakakaalam ng wika ng mga katutubo. Ikalawa, dahil sa lumalakas ang kilusang liberal ng sa Espanya, nasuri ng mga Praile na higit na makabubuti para sa kanila kung hindi matututo ng wikang Kastila ang mga Pilipino at hindi makapagpapahayag ang mga ito sa pamahalaan. Kaya anumang mga liberal na kaisipang nais iparating ng pamahalaan sa mamamayan ay kanilang mapipigilan. Ikatlo, ang kaalaman sa wikang Kastila ay makahihikayat ng pag-aalsa sa panig ng mamamayan sapagkat mauunawaan nila ang mga batas ng pamahalaan. Ikaapat, malakas ang paniniwala ng mga Praile sa kanilang sariling lahi na sila'y superior sa mga Pilipino, kung kaya't kapag natuto ang mga Pilipino ng wikang Kastila, ay mapapantayan na sila ng mga ito. Iyon ang hindi nila matanggap. Kaya bilang pagsasakatuparan sa kanilang layunin, sila ang nag-aral ng wikang katutubo. Sumulat sila ng mga gramatika at bokabularyo. Nagsalin sila ng mga akdang panrelihiyon na siyang ginamit sa mga nobena, katisismo at iba pa.
Dumako na tayo sa pagkapukaw sa pagkakaroon ng wikang common o panlahat. Sa loob ng panahon ng pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas, walang anumang pagkilos na ginawa o pagtatangka man lang sa pagpapalaganap ng isang wikang katutubo na magiging wikang common sa pakikipagtalastasan ng mga Pilipino sa isa't isa. Higit na pinili ng mga Pilipino noon ang gumawa ng mga hakbang para ituro sa kanila ang wikang Kastila na hindi naman isinakatuparan ng mga Kastila. Malakas na ipinaglaban ng mga edukadong Pilipino ang pagtuturo ng wikang Kastila sa mga pagbabalak ng pamayanang Pilipino sa Hong Kong. Isinama niya ito sa kanyang kurikulum sa Eskwela Moderna. Tinuri pa ni Rizal ang mga kababaihang taga-Manolos sa pagnanais nilang maipaturo ang wikang Kastila. Marami rin namang kadahilanan tulad ng mga sumusunod. Una, walang isang katutubong wika ang maaaring maging medium ng komunikasyon ng mga mamamahayan sa kalahatan. Bagamat nabanggit noon na kung gagamit ng Tagalog ay maaaring magkaunawaan sa kapuluan sa katagalan na ng mga Kastila rito sa Pilipinas at sa patakaran nila ang paghahati-hati ng pamayanan, maaaring ang nakakaalam ng Tagalog ay hindi na kasindami ng nakakaunawa noong bago dumating sila sa kapuluan sapagkat nagkaroon na ng pagsasalin lagi. Ikalawa, ang wikang Kastila lamang ang alam at inaasahang itataguyod ng maraming mamamayan sapagkat ito ang wika ng mga nakarating sa mataas na pag-aaral at siyang wika ng pamahalaan. Karamihan din sa mga nagtataguyod nito ay ang mga propagandistang kinabibilangan ni Rizal at ng mga ilustradong nagkaroon ng pagkakataong kapag-aral sa Espanya. At ang panghuli, masasabing ang mga karaniwang mamamayan ay walang naisip tungkol sa pagkakaroon ng common wika sapagkat nagkakaunawaan sila sa pamayan ng kanilang kinaroroonan at ang mga praile ay nagsipag-aral ng kanilang wika at wala rin sa isipan nila ang pagpapalipat-lipat ng poong dahil sa patakaran ng enkomienda. Narito naman ang mga paunang hakbang tungo sa pagtataguyod ng Tagalog. Pagkaraan ng marami rin namang panahong pananakop ng Kastila, namulat ang mga mamamayan sa kaapihang kanilang dinaranas at dito nagkaroon ng kilusang propagandista noong 1872 na siyang naging panimula ng pagkapukaw pa ng iba upang maghimagsik. Sumilang ang katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio, ginamit ang wikang Tagalog sa kanilang mga kautusan at pahayagan. Naging mabisa ang wikang ito sa pamamahayag ng mga katipunero. Ang masasabing unang konkretong pagkilos ng mga Pilipino ay ginawa noon ng pagtibayin ang konstitusyon ng Biak na Bato noong 1879. Tagalog ang ginawang opisyal na wika, bagamat walang isinaad na magiging wikang pambansa ito ng Republika. Sa pagkakatatag ng unang Republika sa pamumuno ni Aguinaldo, nawala ang impluwensya ni Mabini sa pagpapatibay ng Tagalog bilang opisyal na wika sapagkat nasaad sa konstitusyon na ang paggamit ng wika ay optional at doon lamang sa nauukol sa mga gawaing nangangailangan nito. Dumako tayo sa pagtanggap ng madla. Tulad ng nabanggit na, may nagpakilala ng bill noong 1907 para sa paggamit ng mga dialekto sa paaralan. Ngunit hindi ito napagtibay. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon ng mga debate tungkol sa paggamit ng bernakular na wika sa mga paaralan. Ang paggamit ng bernakular ay itinaguyod ni George Bacobo na dekano noon ng College
of Law ng Universidad ng Pilipinas at ang paggamit naman ng Ingles na itinaguyod ni Camilo Estias, superintendente ng Division ng Mga Paaralan. Pagkaraan ng 10 taon, muli na namang nagkaroon ng problema sa wika pagkatapos makapag-survey ng Komisyong Monroe. Napuna nila na ang mga depekto ng paggamit ng wikang dayuhan bilang wikang panturo, ngunit hindi rin nila nirekomenda ang hindi pagpapatuloy nito. Okay, noong 1931, ang vice-gobernador general na si George Booth, na siya kalihim ng pambayan ng pagtuturo o public instruction, ay nagpahayag sa kanyang panayam ng paggamit ng vernacular na wika sa unang 4 na taong pag-aaral. Sinabi rin niyang kailanmay hindi magiging pambansang wika ng mga Pilipino ang Ingles sapagkat hindi ito ang wikang tahanan. Dumako na tayo sa panahon ng mga Amerikano, ang Ingles bilang wikang panturo. Nang dumating ang mga Amerikano bilang kahaliling kolonyalista ng mga Kastila, ay lalong nagbago ang sitwasyon ng pangwika sa Pilipinas. Nadagdag ang wikang Ingles bilang isang banyagang wika na nagkaroon ng malaking kaugnayan sa buhay ng mga Pilipino. Masasabing isa sa di karaniwang katangian ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo. Sa dinami-dami ng wika't wikain sa Pilipinas, isang wikang dayuhan ang naging wikang panturo at siyang gagawing wikang common. Buwat santas primarya hanggang sa dalubhasaan, ang Ingles ang siyang wikang naging panturo. Bilang pagpapatuloy sa pag-uulat na ito, narito naman ang mga kainaman ng pagtuturo ng Ingles. Hindi mabuwag ang paniniwala tungkol sa suliraning pangwika noong panahong iyon. Matibay ang pananalig ng kawaniang pambayang paaralan na nararapat lamang na wikang Ingles ang ituro sa mga paaralang pambayan. Ang mga hindi nabibilang sa mga kawanihang ito, mga Pilipino man o Amerikano, ay nagpahayag ng kanilang pagsalungat sa patakarang ito. Kabilang dito si na Rafael Palma na siyang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas noon, Cecilio Lopez ng Kagawaran ng Lingwistika, Antonio Isidro ng Kolehiyo ng Pagtuturo, at marami pang iba. Ang ilan sa mga dahilan ng mga nagtataguyod ng paggamit ng Ingles ay ang mga sumusunod. Una, magkakaroon ng mabigat na suliraning administratibo ang pagtuturo ng vernacular sa mga paaralan. Mahihirapang lumipat ang mga mag-aaral at nagtuturo sa ibang puok ng kapuluan dahil magkakaiba ang itinuturo sa iba't ibang rehiyon. Kaya kung Ingles lamang ang ituturo sa lahat, walang magiging suliranin ganito. Ikalawa, magbubunga ng regionalismo sa halip ng nasyonalismo ang pagtuturo ng iba't ibang vernacular. Ikatlo, magbubunga ng magkahalong wika ang pagtuturo ng sabay ng Ingles at vernacular. Hindi mainam pakinggan ang ganito. Ikaapat, mahigit ng 500 milyon ang nagasta ng pamahalaan para sa edukasyong pambayan at paglinang ng Ingles upang siyang maging wikang pambansa ng Pilipinas. Ikalima, Ingles lamang ang tanging pag-asa natin sa pagkakaroon ng pambansang pagkakaisa. Magkakaroon lamang ng di pagkakaunawaan kung magtuturo pa ng isa o dalawang vernacular. Ika-anim, Ingles ang wika ng pandaigdigang pangangalakal. Makatutulong ito sa katayuan ng Pilipinas sa daigdig ng pangangalakal sa industriya.
Ikapito, nakatulong sa pagsulong na intelektual ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas upang maging karapat-dapat ang pagbibigay dito ng kalayaan. Ilan lamang po ito sa dahilan ng mga nagtaguyod sa paggamit ng Ingles. Ang mga nagtataguyod naman ng vernacular ay ganito ang mga ipinahayag. Una, namamayani ang primarya sa ating sistema ng paaralang pambayan. 80% na mag-aaral ang nakaabot ng hanggang ika-4 na grado at 8 lamang sa 10 ang umabot ng ika-5 grado. Kaya pagsasayang lamang ng panahon at pera ang pagtuturo sa kanila ng Ingles na walang kinalaman sa kanilang sosyal at praktikal na pamumuhay. Ikalawa, kailangang maging malaman ang pagtuturo sa primarya at ito'y maibibigay lamang kung vernacular ang gagamiting wikang panturo. Hindi kailangang mag-aral ng wika at mapaksain ang isang bata na hindi niya magagamit sa kanyang pakikipagtalastasan kung siya ay tapos ng pag-aaral ng primarya sapagkat hindi sapat ang panahon sa pag-aaral ng wika at paksaing banyaga sa kanya. Ikatlo, kung talagang kailangan ang paglinang ng wikang common sa Pilipinas, higit na madaling linangin ang Tagalog kaysa sa Ingles. Ginagamit lamang ang Ingles sa 1% ng tahanang Pilipino. Hindi naunawaan ito ng mga 50% ng mamayang di nakapag-aral at mga 40% ng mga bata ang hindi natatanggap sa paaralang pambayan taon-taon. Ika-apat, hindi dapat ikatwiran na malaki ang gastos sa edukasyon at ang pagtuturong vernacular ay administratibo lamang. Pamaligid ang hadlang sa pagkakaroon ng maunlad na pamamaraang pagtuturo ang paggamit ng Ingles sapagkat hindi natututo ang mga mag-aaral kung paano nila malulutas ang mga problemang kahaharapin nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ito magagamit ng mga bata sa kinabukasang maliban lamang kung sila'y magpapatuloy sa universidad o tutungo sa ibang bansa. At ikalima, kailangan na pasiglahin ito.